Ano-ano naman po ang mga limitasyon ng legislative power? Ang limitasyon, dito tayo sa limitasyon, kasi minsan inaabuso itong legislative powers ng mga congressman and sometimes yung mga senador. So dapat malaman natin, ano ba yung mga limitasyon ng mga ng powers ng legislative department? May tinatawag tayong MJ na or Lala, may tinatawag tayong substantial limitation. May tinatawag tayong procedural limitation. Yung dalawang limitasyon, dapat yun ang dapat tandaan ng mga congressman at mga senador. Ano yung substantial limitation? Ano yung procedural limitation? Dito tayo sa substantial. Ang substantial limitation, dalawa din yan. May express substantial limitation. May implied substantial limitation. Ang express substantial limitation, number one, yung Bill of Rights. Yung palagi kong sinasabi sa Congress na violation ng due process of law or equal protection of the law, yun ang tinatawag na Bill of Rights. That is the express substantial limitation. Second, which I will discuss later, yung mga limitation how to pass an appropriation bill or how to pass an appropriation law. Budget. Budgeting appropriation. May mga limitation din yan. Power to tax. May mga limitasyon din sa power to tax. Yung the power na, yung tinatawag na constitutional appellate power or jurisdiction ng Supreme Court. Mayroon din mga some of the limitations, hindi pwede tanggalin yan ng mga congressman. Yung appellate jurisdiction of the Supreme Court or yung batas na bawal magbigay ng royalty or titulo ng isang tao. Kasi we are not a monarchy government. So bawal yan under the Constitution. So yun ang mga substantial limitation. Express substantial limitation. Ang implied substantial limitation, yung non-delegation of power. Ang power to make law, dinelegate na yan ng ating saligang batas sa mga congressman at mga senador. Hindi pwede na ipasa nila yan sa mga ibang department. Na, for example, si congressman, pwede ba na sila nalang gagawa ng batas yung National Telecommunication Commission, sila nalang gumawa ng batas? Hindi pwede ganun. Kasi what has been delegated cannot be re-delegated. Okay? What has been delegated cannot be re-delegated. So ano yung binigay sa'yo, hindi mo pwede ipasa naman sa iba. Yun na yun ibig sabihin ng that is a principle of our Constitution. And second, MJ and Lala, yung tinatawag na prohibition of passage of an irreparable law. Ibig sabihin, walang permanenteng batas. Lahat ng batas pwedeng baguhin. But of course, subject to the due process clause of the Philippine Constitution. So kahit, for example, may batas ngayon, bawal ang diborsyo. Pwede baguhin yan. Pwede na ang diborsyo. So ibig sabihin, there is no such thing as irreparable or permanent law. Dapat ang law is subject to the condition of the society. And yun naman procedural, MJ Lala, mga congressman, alam nila to, dapat in a bill, there should be one subject indicated in the title. Hindi pwede isang bill, maraming subject. Dapat kung ang subject, divorce lang. Kung ang subject about marriage lang. Kung ang subject is about the custody of the child, yun lang pag-usapan. Kung ang subject is yung tinatawag na terrorism, dapat terrorism lang ang pinag-usapan sa isang bill. Hindi pwedeng saksak sinago sa isang bill. One bill, one subject indicated in the title. And second, it should be passed 3 readings in 3 separate days. Kailangan ipasa sa 3 readings. Yun ang mga procedural limitations ng legislative power.